What's up guys? Itong video na to ay magre-review tayo ng Play to Earn, isang NFT. So ang pangalan po ay Splinterlands. So gagawin natin, re-review natin to at ituturo ko na rin yung basic paano kayo mag-sign up or mag-login dito sa website na to na NFT. So ang totoo guys, ito ay sagot ko sa comment ng isang viewers natin at saka subscribers natin ay gusto niya na mailabas tong Splinterlands sa aking YouTube channel. So, panoorin mo yung video na to hanggang sa dulo at i-review natin tong Play to Earn, okay, na NFTs na ang pangalan ay Splinterlands. Ito daw ay next generation of collectible card games. So, isang Play to Earn na website or pwede rin ito sa cellphone. Guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading and investment, plus mga NFTs at tokens. Guys, make sure na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung hit nyo na po yung like, i-share nyo to sa mga kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa internet or online. So, huwag na natin patagalin guys. Let's go! Alright guys, so ang totoo nito ay first time ko lang na mag-review ng non-fungible tokens. Pag sinabi kasing NFT guys, non-fungible tokens. Alright, so ito ay play to earn. Maglalaro ka lang at pwede na po kayong kumita habang naglalaro dito. So, ang viewers natin, alam naman natin, maraming mga traders, marami rin mga naglalaro lang. Okay, so iba't iba siya. So ipapakita ko sa inyo kung paano kayo kumita dito at paano kayo i-take advantage tong play to earn na to. Okay, hindi lang po kayo pwede, hindi lang kayo kikita dito sa paglalaro lang dito. Alam nyo ba guys na gusto ko na rin sabihin, pwede kayong kumita based on my experience. Pwede kayong kumita dito tatlong bagay. So dito, if you play dito sa Splinterlands, kikita kayo. Okay, meron kasing play to earn. May suggestion sa inyo guys, kung if you are my viewers, pwede kayong mag live streaming. While playing sa Splinterlands, pwede kayong mag-live streaming, okay? Meron kayong kita sa Facebook, pwede rin sa YouTube. Plus, pwede kayong mag-trade. Guys, ito guys, meron siyang token or meron siyang crypto na kung saan pwede nating i-trade. Mamaya mag-aaralan natin yan in this video. So, hindi ako masyadong magpo-focus sa playing kasi kumpleto naman na rito. Mamaya pag nakapag-sign up ka, kumpleto na po yung kailangan nyo for playing. Yung mga guide nyo, demo, kumpleto na po siya dito. Okay, so basic lang yung sasabihin ko dito. And if you are asking kung ito ba ay legit at ito ba ay hindi scam, 100% guys, legit to. Okay, so legit na legit po itong ganitong platform. Okay, so baka iniisip nyo kasi baka mga biglang mawala. Hindi guys, okay, malaki po yung mga investment ng mga ganito, lalong-lalo sa paggawa ng mga ganitong platform. Hindi siya basta-basta. Alright, pero ang maganda dyan, mag-ingat din kayo sa mga talaga nag-i-scam. May mga tao talaga na nag-i-scam. Alright, so ang first thing na gagawin natin dito is pwede tayong mag-sign up. Later guys, titignan natin itong mga tao. Nandito naman na yung mga yan. Okay, and I will suggest guys kung saan kayo mag-join ng mga Facebook group for this play to earn na Splinterlands. Merong Facebook group na sila sa Philippines, which is 23,000 yata yung members. Ilalagay ko mamaya dyan para makapag-join din kayo. Lalo-lalo sa mga wala talagang experience. Okay, may mga part doon na nagtuturo sila kung paano yung gagawin nyo. May mga guide na binibigay. Plus, ang maganda noon, syempre, yung mga Pilipino na gustong mag-share ng mga knowledge nila kung paano laruin to nang pwede kayong kumita ng malaki, then makakausap nyo rin sila doon. Later yan, guys. Alright, so ngayon, sa-sign up tayo. So, click mo tong login. Ito, walang referral link, guys. So, ako, wala pa akong account. Ang gagawin ko lang dito is click natin tong create account. Lagay lang natin yung address natin. So, email address yan. So, input nyo lang yung mga details nyo dyan. And then, confirm nyo lang. Then, tanggalin ko siguro to. And ilalagay ko yung check yan. Then, click ko lang yung continue. So, then, pwede tayong mag-create ng password. So, para siguro safe, copy ko na lang yan. So, pwede kong copy na lang yung isuggest ng Google. Then, click ko yung create. And, so, ito yung makikita nyo mismo. Ako mismo, yung first time ko rin ipapakita so na mag-login. Magsasign up ako dito. So, ito guys, ito yung maganda rito pala. Okay, so meron na silang tutorial. Okay, so as with all new recruits, you will be known by the following temporary account name. So, bibigyan ka ng temporary name mo. So, binigay sa akin na pangalan is Pupil, may numbers. Okay, and then,
So, pwede nyo i-skip to if you want to watch the tutorial. So, ang maganda nito, may tutorial. Para Mobile Legends din kung naglalaro kayo. So, may tutorial yan. So, skip muna natin eh, para mas mabilis. Now, until then, please check out the tutorial to learn the basic on Battle. You can also access the tutorial later in the How to Play and Frequently Asked Questions. So, since ito ay review lang, hindi na natin patagalin, click lang natin itong skip. Okay, so ito na po yung mismong ating dashboard. Okay, so as you can see, yan po yung nakita nyo. Okay, so from scratch. So yung sinasabi niya kanina, how to play. Okay, nandito yon. Pwede nyo pong panoorin yan. Then, pwede nyo rin pong learn. So ang maganda rito guys, if you talagang mahilig kayo maglaro, you can try this one. Okay, yung magkano, then pupunta mamaya tayo sa group para malaman natin kung magkano yung pwede nating pilihin. So ito po yung pinaka tutorial natin paano mag-sign up. Okay, so pwede nyo pong mamaya pwede nyo po siyang aralin yan. So nandito, click nyo lang yan, practice, may practice dyan. So may rank, okay, so may challenge, okay, so how to play. So nandito na yung stats, abilities, and strategies. Okay, so nandito naman yung shop. Okay, click natin yan. So if you want to shop, okay, so nandito $10 lang pala guys para makapag-start tayo. So as low as $10 meron na tayo. So pwede pala tayong bumili dito gamit po yung PayPal. So yung PayPal guys, alam naman natin, pwede yan sa GCash. Okay, pwede kung may GCash kayo, pwede yung kargan yung PayPal nyo. Yung PayPal, meron akong video tutorial paano kayo mag-create ng account. So meron din crypto, Hive, BTC, Ethereum, and Litecoin para makapag-start po kayo. Okay, as low as $10, pwede na kayo mag-start ng isang play to earn. So ang bibili mo lang pala is Summoner's Spellbook, which is $10. Upon activation, the mana within this arcane construct will flow into the potential Splinter Master. So, merong guide naman dyan. Wala, hindi na tayo magtatagal dyan. And then, of course, open. So, nandito yung mga potion. Ito yung pinaka-marketplace nyo. Makikita nyo rin dyan. Okay, so medyo mabagal. So, okay. So, ito na yung mismong pinaka-marketplace. Okay, pwede nyo i-scroll yan. Pwede kayong... Ayan, makikita nyo po lahat yan. Merong mga video tutorial na rin sa YouTube kung paano laruin mga to, kung paano basahin yung mga numbers dito. Okay, so yun ang maganda naman sa YouTube. Search nyo lang yung Splinterlands. Now guys, gusto kong mapunta naman tayo ngayon dito sa kung saan na ba listed itong SPS or Splinterlands na crypto. So punta tayo sa CoinMarketCap kung naka-listed na pa siya. Okay, so SPS. So click natin yan. So i-review natin naman kung based, ito para sa mga investor naman, katulad ko na nagtitrade. I-check natin kung Splinterlands ay potential ba siya na pwede rin tayo mag-trade dito. And then later, ituturo ko sa inyo kung saan kayo pwedeng mag-trade. Okay? So as you can see guys, nag-turn na siya dati, all-time high na siya dati, which is 0.9. Pero right now, parang mababa siya. So kung ikaw investor, pwede kayong bumili. Okay, so ang maganda dyan, down siya ngayon ng 5.35%. Okay, so dito sa baba, scroll nyo lang. So listed na siya sa CoinMarketCap. At guys, pwede tayo mag-trade gamit po yung gate.io. And the good thing is, meron na akong tutorial kung paano kayo mag-trade, paano kayo mag-create ng account sa gate.io. Yan po ay top 10 na exchangers sa CoinMarketCap. Malaki po yung capital nyan. So don't worry, yan po yung pinaka... Kaya kung titingnan nyo yung confidence, ibig sabihin, madaling mabenta kung may nabili nyo, napakataas. Okay? Kasi malaking company or malaking exchanger po yung gate.io. At meron tayong tutorial. If you want to read yung chart nila, so punta ka dito sa, makikita nyo mismo dito sa gate.io. Ito yung account ko. So pwede nyo makita yung chart. Yan. So makikita nyo dyan yung chart by hour, by time. So pwede nyo check dyan sa gate.io. If you want to create account sa gate.io, ilalagay ko yung link dyan. Create kayo ng account. Gamitin nyo yung referral link natin. Okay, so, tingnan naman natin sa CoinGecko kung ang Splinterlands ba ay listed na rin. Kasi guys, kapag listed na dito, kumbaga yung mga investors or traders, medyo mas mataas yung kumbaga confidence nyo na bumili ng crypto na to. Alam nyo ba guys, na habang gumaganda tong Splinterlands, mas marami po tayong mas mataas na, mas maraming bubili ng crypto na to. And the good thing is, pag tumataas yung crypto, yan, pwede rin tayong mag-take advantage at pwede tayong kumita. So, listed na rin siya guys. At ang maganda nito guys, merong rank siya dito. Okay? Nasa rank 500 dito sa
check na lang natin dito sa CoinMarketCap kung saan rank na siya. So guys, ang maganda nito, rank number 594 ang Splinterlands. Marami pa siyang potential. So for me, as traders, pwede nating i-take advantage yan at pwede tayong bumili. Kapag tumaas, kung nag-9 ulit yan, di 300% or 200% yung pera natin. Okay? So ako kasi hindi ako maglalaro. Although nag-create na lang ako ng account, then pwede akong kumuha ng maglalaro for me. Okay, so ang maganda dyan, so ipapakita ko sa inyo yung Facebook group ng Philippines na pwede nyong mag-questions kasi meron silang GC para doon din kayo matuto. So guys, nandito na yung kanilang Facebook group. So meron silang 23,000, almost 24,000 na yung members dito. And nakikita ko dito, merong naghahanap ng mga members sa kanilang GC. Okay, so dito may mga post sila. Yung meron din rin mga sumasagot sa mga queries nyo. Alright, so meron silang 37 posts per day. So, pwede kayo mag-join dito. Hanapin nyo lang splinterlands.ph sa Facebook group. So, siguro may mga tips sila dito, strategies na pwede nyo matutunan. And you can also go to YouTube. Search nyo lang Splinterlands, okay, for more information. So, sa akin is review lang. So, since ang nakita ko dito is 100% legit at 100% may potential pa to. Ang totoo, hindi pa siya talaga nag-all-time high. Kung makikita nyo si Axie Infinity na nag-i-start, guys, hindi naman ganun kaagad. Point lang. Ngayon, guys, 0.88 ay 80 na yung tinaas niya. Sobrang laki. So, kung makikita nyo yung potential nito, then you can take advantage. Okay, for me, magtitrade ako dito and I will try to play din siguro dito sa Splinterlands kasi since this is just for $10, pwede na tayo mag-start dito sa Splinterlands. Guys, if you are watching and if you want to magpa-review ng isang play to earn din, you can post sa comment box. Okay, so titignan natin, re-reviewin natin, papakita natin yung kanilang website and pwede kayong mag-comment dyan sa comment box kung if you know something na play to earn, i-review natin dito sa ating YouTube channel. Once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye!